Hi guys, good evening. Sobrang late na kami nagising. Mag-11 PM na dito sa Sapa. Lalabas kami ngayon dahil nagutom kami. Nagpabango na ako gamit ang Centergene Frappe. Ikaw naman din. At naligo na din kami para bukas, pabalik ng Hanoi, hindi na namin kailangan pang maligo. Kanina galing sa Fancy Panel, bumalik na kami dito. Kumain kami, tapos nagkape. Hindi na ako nakapag-video kasi lobat na. Nag-charge na ako ng mga time na yon. At naghanap kami ng money changer. Wala. May mga banko dito, kaya lang nung time na yon sarado na eh. Hindi kami sure kung nagpapalit ba sila. Bukas na try namin. Meron kaming na-search na isa pa, yung MoneyGram, no, Di? Kaya lang, dahil nga late na yon, magpa-5 na ba tayo nakarating dito? Nakalagay closest soon. Nakalagay closest soon. Eh, medyo malayo siya. So, hindi na lang namin nilakad. May pera pa naman kami. Magkano pa pera natin, mahal? Dahil yan dito, yun. Hindi namin alam na pwede pala ang credit card. Titigan mo ngayon, parang sobrang laki sa akin ng XL. Parang kanina, sakto lang naman. May bag kasi nun eh. Pero dito sa arms, okay lang. Wala kasi ibang size. Yan, nabili namin to doon sa Fancy Pan dahil sobrang lamig. Parehas kami ng size ni Bride. XL. Tapos, ang presyo ng isa, kalahating milyon. 550,000. Sa atin, nasa 1,000 plus. No? Mm-hmm. Nasa 1,300 pesos. Mura na rin, wow. Ha? Kasi magkano ang ganito sa atin? Tapos dihod pa siyang ganyan. Baliktaran din, Tay. Baliktaran? Mm. Hindi. Baliktaran. Hindi siya baliktaran, Di. Hindi. Hindi ba? Oo, hindi. Akala mo lang baliktaran siya. Kapal. Pero hindi siya baliktaran. Kaya naman, kung pupunta din kayo dito sa Sapa, kahit na summer sa atin, or kahit na hindi malamig sa Hanoi, dito malamig pa rin. Yun yung isa sa pinagsisisihan ko, kasi akala ko kapag ka summer naman, hindi rin naman malamig dito, pero grabe, sobrang lamig, lalo na nung nandun kami sa taas. Umulan. Umulan pa ka mo, talagang manginginig ka. Anyway, halika na. Kakain kami ngayon sa labas. Hindi kami rin sure ha, kung may mga bukas pa. Pero, subukan natin. Let's go! Wala nang tao dito sa common area namin. Kanina, pag-uwi namin, merong grupo, apat sila, mga bata pa, magbabarkada siguro yun. Nagluto sila ng pancit canton. Noodles. Nagluto sila ng noodles. Hindi sila Pinoy ha, iba yung ibang lahi nila. Pero nag-hi hello kami sa isa't isa. Di, eto almusalin natin since wala na tayong budget. Ayan, eto, magkape tayo. Tapos nga pala guys, bukas bibigyan kami nung host or nung owner nito ng banh mi. Sabi nung host namin, nakakausap lang namin siya via WhatsApp ha, never pa namin siyang nakita. Sabi niya, nung pagdating pa lang namin, nung gabi nun, sabi niya, bibigyan niya raw kami ng breakfast, banh mi yung ibibigay niya sa amin. Sabi niya, sigurado siya na nakatikim na kami nun, pero masarap daw yung banh mi dito. So, ayun. So, syempre kami, sino ba naman kami para tumanggi? At saktong-sakto nga. Dahil, so, ayun, bukas ng 8:15, sabi niya, bukas ng 8:15, i-deliver daw sa room namin. So, ayun, yun na lang yung kakainin namin na breakfast, tapos magkakape kami, yung kape din ng hotel namin. So, bukas, libre ang ating breakfast. Galing sa hostel namin, sa Di Sapa, mga 2 to 3 minutes walk bago kayo makarating dun sa mismong kumbaga dun sa pinakagitna. Yung pinapakita ko lagi sa inyo na malaking bilog na parang activity center. Yun yung pinakalabas nito. Entrance ng Sapa Station. O, dun sa may entrance ng Sapa Station. Kung gusto nyo naman na nandun na agad mismo kayo, mamaya papakita ko sa inyo yung mga hotel at hostels na pwede nyo pagstayan kung gusto nyo nandun na kayo agad sa bungad na bungad. Pero grabe, okay na okay dun sa dito sa D-Home Sapa. Ito talaga yung gusto ko guys kasi nakita ko nga siya sa TikTok. Pero nung ibubook ko na siya, sold out, ayun tawag dun? Wala na. Fully book. Oo, fully book na, hindi na siya available. Tapos nung time na yon nag-add to cart lang ako ng nung mga hotel na gusto kong pagstayan. Nung i-check out ko na yung mga hotel na yon, yung hotel bookings ko, chineck ko lang ulit kung meron ba. Kung baka mamaya kasi may nag-back out, ganyan. Aba, meron. So, ayan ang nabook namin. Yung
owner. Yung host, yung oo. Host. Tignan, accommodating talaga. Tignan, may breakfast. At saka ang ganda. Sumasagot siya sa WhatsApp. At ang ganda, mga sis. Ang ganda ng lugar. Bagong renovate yun. Kasi hindi ganun yung nakita ko sa TikTok. Tapos yun nga, may view kayo nung pinakaano. Yung funicular ba tawag doon? Di ba sa yung train na una namin sinakyan? Yung train sa Sapa Station. Buhay pa guys. Dami pa rin ilaw. Sumunod tayo sa kahapon. Saan? Yung kahapon na kinain natin? Sarap dun eh. Eh, hanap naman tayo ng ipo. Try natin. Ah, sige, dun tayo. Tignan natin kung bangko talaga siya. May mga naglalaro doon. Ang lamig. Nagwi-withdraw. Guys, nga pala kanina, dapat mag-withdraw kami. Kasi nga, wala kaming ano, di ba? Hindi, kasi nga. Hindi, di. Kasi nga, wala kami makitang money changer. So, ano na, di papunta na kami sa ATM. Parang hindi ko kaya, natatakot ako. Baka kasi mamaya, hindi lumabas yung pera, tapos matanggal, makaltas na sa ano namin, sa account ni Bri. Baka mamaya makaltas, hindi lumabas. Alam mo yun, ang dami kong iisipin, mas stress pa ako. So sabi ko, pagkasyahin na lang namin. Ayan din yung sinasabi ko sa yung bangko. Ayan yung Agribank. Bukas tignan natin kung nagpapalit ba sila. Yan yung nakita ko eh, merong Japanese akong nakita dyan eh. Gusto mo ATM ko ito? Ayoko nga gamitin yung ATM mo. Nung nagkakape kami dito kanina sa BB Express, may nakita ako dyan. Ay, ayan, money exchange nga. Oh my gosh. Hindi natin napansin yan. Money exchange, oh, ayan na. Mga sis, bukas makakapagpapalit tayo ng pera. Tignan natin kung magkano yung rate dito. Kung mas mababa ba or mas mataas. Guys, isang hotel na pwede nyong pagstayan kung gusto nyo nandito na agad kayo sa pinaka, kumbaga, city center ng Sapa. Sapa Star Hotel. Tsaka itong nasa gilid namin ngayon, itong Sapa Center Hotel. Ito, Sapa Center Cafe and Restaurant, pero meron siyang hotel na katabi. Hindi ko lang siya maano. Nasa pinakaunahan kasi kami. Ayan siya. Sapa Center Hotel. Dito na agad siya. Doon yung parang pinaka-activity center nila. Kung may budget naman kayo, ito, BB Hotel Sapa. Nakita ko rin yan sa Agoda. May pagkamahal siya kasi tignan nyo naman, oh. Ang ganda. Tsaka yung nasa likod niyan, nasa likod nito. Itong Sun Plaza, yung Sapa Station, nasa gilid hanggang sa likod, yung Hotel de la Coupole na sobrang social, guys. Para kang nasa Hotel de Luna. Ito pa isa guys, Panorama Hotel. Sa bandang gilid sa baba ng Panorama Hotel, dito sa part na to, nandiyan yung Kong Cafe tsaka yung Laika Cafe at marami pang ibang kainan. Tapos katapat niya, ito, simbahan. At ito na, yung pinaka-plaza nila. Sa hanay na to guys, ang dami ng sarado. Ayan, punong-puno ng ilaw yung mga yan. Sarado na sila ngayon. Ay, di nagsasara din pala yung Kong Cafe. Ayun o, sarado. Oo, wala na siyang ilaw. Ang dami ng walang ilaw. 11:22, marami ng sarado. Pero doon sa kabilang side, yung una namin pinuntahan, marami pang bukas. So doon na lang tayo pumunta. Sa gilid ng Sapa Station. Pinatay na yung screen dito guys. Etong Sun World Fancy Pan Legend na malaking TV dyan. Malaking screen. Ano ngayon? 11:24. Pinatay na siya. Dito kami kumain kahapon guys. Pero nagsasara na sila. Kaya dito na lang tayo sa katabi. Ayun si Bri. Namimili na siya. Himala, hindi magsa-sausage. Isa pa, isa pang enoki, mahal. You have this one? No, we have a kind of dough and a lupis. You have something rice? Fried rice, something fried rice? No, rice. Okay, magpapatay tayo dati. Anong kain natin? Ito yung ano? Ano? Ito yung turo niya. This one. This one? What is this? Yeah, it's a kind of dough.
siguro combo. Noodles. This one? Yeah. Noodles with beef? Okay, one order. Wala na silang rice, guys. Siguro dahil gantong oras na. Sinasabi niya? Oo. Wala na pagka ganitong oras, wala na raw rice. So, in order na lang namin yung tinuturo ni Kuya. Para siyang, hindi ako sure kung fried noodles o basta, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Di, ano, inumin natin. Order tayo isa. Ito na yung order namin, guys. Ay, yeah. Let's eat. Lahat ng kinain namin, guys, 175. Oo, parang ano yun, Turkish ice cream. Tapos na kami kumain, guys, at magdi-dessert kami. Ang lamig, pero mag-ice cream kami. Dito tayo sa Ankang Mart. Pasok tayo dito. Meron silang tindang ice cream. Dito kami bumili kahapon ng beer, pati ng iba pa namin kinain. Sa'yo. Ah. Ano sa'yo, di? Meron parang ano, oh, Korean ice cream. Ako parang gusto ko ito. Parang po. Yan. Ito gusto ko yun. Ah, sige. Ayan. Kuha ka na mahal. Tag-isa tayo. Oo. Sir, how much? 20,000. 20,000 each. Yeah, yeah. Bali. Oo, yan sa akin. Chocolate. Thank you. Ito. Sa'yo. Let's go ice cream tayo sa malamig na panahon. Harap. Oh, pampinipig. Malasing yun. Nga eh. Daming lasing. Yeah. Sa akin di, chocolate din yung nasa loob. Yung kay Bray Vanilla. Hindi pala siya hanggang ano, guys. Alam mo yung buhay hanggang madaling araw. Ngayon kasi, oh, iilan na lang yung nakabukas. Pakita ko sa inyo. Open itong kinainan namin, tsaka yung binilhan namin ito. Kasi parang ano siya, alam niyo yung convenience store. Siguro 24 hours open yun. Mga bukas ito, oh, pamasahihan. Balik na tayo sa hotel. Guys, ngayon na yung araw na mag-check out kami, pero maaga-aga pa, kaya papabango na kami para mag-breakfast. Tapos, last pasyal-pasyal. Maraming pwedeng puntahan ha, pero kami, yun lang yung napili naming puntahan, Fancy Pan Legend. Pwede kayong pumunta sa Moana, marami doon mga Instagrammable spots, marami kayong pwedeng pagpicturan. Cat Cat Village, lagi ko rin napapanood sa mga vlogs. Ano pa ba yung mga lugar di? Yung ano, yung Viet Trekking na cafe. Kasi dun sa Viet Trekking Cafe, maganda yung view niya. Yung train na pula, yung unang sinakyan namin from Sapa papunta sa isa pang station. Ayun, maganda yung view dun. Pero hindi na kami pumunta kasi originally nasa plano namin yun. Kaya lang, tong hotel namin, kita naman siya. Nung una, napakadami ko talagang gustong puntahan. Kaya lang, bakit ba ako nakaupo dito? Nung una, napakadami talaga namin gustong puntahan dito. Pero after nung Fancy Pan Legend, alam mo yung parang ano, solve ka na. At eto na yung breakfast na sinasabi ko sa inyo kagabi. Yung pa-breakfast ng aming host. Ala, di parang ang sarap. Oo, tignan nyo guys yung banh mi nila dito. Baba na natin. Pagkakain natin, may oras pa tayong mag... konting ano, konting lakad-lakad. Kuha tayo dito ng coffee. Libre lang to, guys. Guys, may dumaan habang iinit ako ng tubig namin. Grabe naman. Ito na yung hawakan mo din mamaya. Nahalo mo na sa'yo. Breakfast namin, guys. Care of the home Sapa. Thank you sa aming host. Dio, happy tayo. Ang tapong talaga ng mga kape nila.
kahit itong 3-in-1. Guys, dito kahit na naguhugas kayo ng pinggan, pag dumaan yung train, makikita nyo pa rin siya. Umakyat si Bray eh, kasi kukuha siya daw ng magandang shot pang TikTok namin. Punta kami dito guys sa Agribank. Tignan natin kung magkano yung exchange rate nila. Nagpapalit si Bray guys ng 100 USD lang. Ang difference lang naman, wala pang 10,000. Yung 10,000 BND sa pera natin, nasa 23 to 24 pesos lang naman yun. Kaya pwede na, hindi na yung sobrang lugi. Para sa ibang rates, ito pinicturean ko, i-flash ko na lang dito. Guys, ni-round off pala nila. Dapat na makukuha namin 2,530,700 BND. Naging 2,531. Siguro kasi wala silang ano, putal. Oo, 1,000 na yung pinakamaliit nila na note. Naglalakad-lakad na lang kami ngayon guys. Maya-maya, balik na ulit sa hotel. Tapos sasakay tayo ng parang golf car para makarating doon sa meeting place ng aming bus. Bus papuntang Hanoi. Pabalik ng Hanoi. Di dito, gusto mong itry? 6 hours ulit ang biyahe. Mag-chill na lang kami dito guys. Dito kami o sa labas. Bread with butter. Bread with butter? And jam. Ako ano? Hindi kaya matai ako sa bus? Hindi naman siguro no? Hindi makasagot. Kasi hindi sure. Ma'am, one white coffee ice. Tapos tituro mo yung sa'yo, yung tinapay mo. Ako yung ano? Ano strong, ikaw? Strong coffee. Ito ano? Vietnamese coffee. Vietnamese coffee. Vietnamese coffee. Vietnamese coffee. So, this one. And this one. Oh, ice? Ice. Ito na tayo, nakalagay ito. Ay, maganda. Parang ngayon palang nagsaset up itong kinainan natin. Unang kinainan natin dito. Wala pa yung mga barbecue nila sa harap eh. Ito yung in-order namin guys. Lahat ng yan ay 145k at kailangan na naming bayaran ngayon. Pagka-serve, bayad na siya. Siguro dahil nandito kami sa labas, baka mamaya, diba, makatumakbo na lang kami. Oo, baka may experience din sila. Pero ewan lang namin. Anyway, nagbayad na kami. Condensed milk yung nasa ilalim. Haluin lang nating maigi dahil sobrang tapang to. Sarap ng kiyo. Sarap ng sangkay. Matapang pa rin yung kiyo. Parang ano, meat chocolate. Ano sa'yo? Patikim din ako. Parang ang sarap ng akin sarap, ang sarap ng kiyo. Later. Marami guys dito yung nag-aalok ng mga wallet, headband, bag, lanterns, keychain. View, hindi na pa. Eh, mainit. Kaya mo lang yung inyo. Taiwan, you look amazing. Thank you. Ito pinakamura. Fun. Guys, may pagka-racist yung ano dito, yung bantay. Kasi meron kami kaninang kasabay. Ayan, nauna sila sa amin ng konti. Yung nakaupo dito, mga puti. Mga puti sila. Tapos, hindi ko kasi napansin, yung nag-serve ng food sa kanila. Siguro after mga 1 to 2 minutes, nag-serve sa amin. Tapos kami, siningil agad kami. Tapos ngayon, sila diba umalis na. Ngayon lang sila nagbayad. Doon sila sa loob nagbayad. So, tayo lang ang siningil mahal. Ano sila? Siningil kami dahil ano yun, dahil hindi tayo puti. Igilan mo ako daddy, charot. Charot lang. Anyway. Everyday. Everyday nandito. Eh, mga turista din yan, no? Tignan mo nga. Mga turista din yan. Okay lang naman. Sila na magdala nun. Ang check-in time pala dito ay 1 p.m. tapos ang check-out 11 a.m. Passport,
Sa'yo? Masaya na ha. Wallet din ha, sa'yo. Nag-jacket pa rin ako kasi malamig, pero yung kay Bri, nilagay niya na sa ano, sa maleta. At guys, yun palang tubigan namin, yun yung tumbler, na iwan lang pala namin dito sa hotel. Di, ano yung likod mo? Ba't basa? Pawis yan? Ngayon na lang yan? Kasi kanina, buong ano, oras naka-jacket tayo. Ngayon lang yan, dito sa ano, na nag-iintay na tayo. Okay, let's go. Hanap na tayo doon ng masasakyan. Two people, 50. Nakasakay na kami guys. Alam nyo ba, 50k lang yung siningil sa amin ngayon. Nung papunta dito, 50k each. Tandaan nyo guys ha, kung doon din kayo mag-hotel sa hotel namin sa D-Sapa, tapos ganun din yung gagawin nyo. Sleeper bus galing sa Klook or cabin bus galing sa Klook. Mula doon papunta dito, 50 lang. Makipagtawaran kayo. Kasi syempre nung una, hindi namin, wala kami idea ni Bri. Akala nga namin yung 50 each, mali 100 kami dalawa. Akala namin mura na yun. Pero ito, ngayon pabalik kami doon, 50, dalawa na kami. At sure na 50 kasi nagbayad na kami kay kuya. Mamaya kapag kababa, tsaka sabihin na 50 each, ganyan, ganyan. Pero 50, dalawa na kami. Siguro naglalaro, 50, 60. Hindi, 50. Kasi tingnan mo kay kuya, hindi ka ako nakipagtawaran eh. Siya agad nagsabi na 50 eh. Anyway, bye Sapa! Buhay na ulit sila. Affordable yung mga bilihin dito kahit na dun sa mga magagandang cafe. Hindi sila overpriced. Nandito na kami guys, 436. Ayan, pinakita lang namin yan kay Kuya. Yung pinaka-address na nandoon sa Klook. Pero dito din kami binaba. Parang banda doon. Banda doon kami binaba nung pagdating namin dito sa Sapa. Tapos dito sa tapat kung nasaan kami ngayon, ayun na yung mga bus. Mag-aantay na lang tayo dito kasi medyo maaga pa. Yun naman talaga yung balak namin. Kain na lang kami dito malapit. Guys, kaya pala dito sa 436 merong ticketing office. Yung kausap namin papunta dito, sila din yung kausap namin pabalik naman. Tapos ang sabi, punta nga daw kami dito sa ticketing office. Ayan, punta kami dito, siguro may ibibigay sa amin. May message nila yon sa WhatsApp. Kasi dun sa pinaka-Klook booking, yung pinaka-voucher, wala namang nakalagay na kailangan namin pumunta dito, mag-ayos ng ticket, ganyan. Sinend lang sa amin sa WhatsApp. So, importante kung hindi Viber, meron kayong WhatsApp. Sa totoo lang, Viber yung nilagay ko doon sa Klook. Pero sa WhatsApp sila kumontak sa amin. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Ganito yung ticket na ibibigay sa inyo. Ayan yung seat number namin. Love 02. Love 02 din kami nung papunta. Nag-order na si Bri guys. Ang tinitinda lang ata nila dito, ano, noodles. Sabi ko, itry na lang namin yung best seller nila. So ayun, umorder na siya. Tungkol pala dun sa pamasahe. Sa totoo lang guys, wala talaga kaming idea kung magkano. Kasi nga, wala pa akong napanood na vlog na binanggit kung magkano yung pinamasahe nila, ganyan, thank you. Kaya kami, wala kaming idea. So, syempre, pagtatanong kami, akala namin, yun na yun. Kumbaga, kung ano yung sabihin sa amin, yun na yung babayaran namin. Hindi na kami nakikipaghagel. Pero, ayan, may idea na kayo ha. Dalawang tao, papunta, tsaka pabalik doon sa D-Sapa, dapat ay 50k lang. 50,000, dalawa na kayo doon. Ito yung order namin, 60k. Hindi ko alam yung pangalan, basta ito yung best seller dito. Tapos yung Coke namin ay 15k. Bali lahat ng to 75k. Isa lang talaga in order namin. Share lang kami. Generous nila sa ano? Sa naman. Ay, para siyang loamy. Para siyang loamy sa atin. Saksong init na baso ako. Ito na yung bus guys. Pumesto na siya dito sa harap. Magsisimula ng magsakayan. Si Bri nag-CR pa. May CR dito, libre lang. Kahit hindi kayo kumain or uminom. Umuulan guys. Pasok muna ni Bri yung mga gamit namin sa ilalim. Fire!
ating unan niyang comforter. Yung unan niya kasi guys, sobrang baba lang. Ganyan lang siya. Talagang nakahiga kayong ganun. Mas maganda guys yung bus ngayon. Pink lang siya. Tapos may ilaw-ilaw lang. May LED lights lang. Tapos ito merong kurtina dito. Kahapon, ay may isang araw kasi. Yung unang, nung papunta kami dito, walang ganito. Walang kurtina. Tapos maaraw pa naman. So ayun, nakakasilaw. Tulugan na. 6 hours yung biyahe. Papuntang Hanoi. Guys, nandito na kami sa last na stopover. Sabi ni Bri, 1 hour na lang daw. Nasa destination na kami. Tapos, nagpabili ako sa kanya ng Shopaw. Yung Shopaw, may free na ganitong maling. Parang maling. Parang matigas-tigas. Tingin ko yan yung palaman ng Shopaw. Talaga? Epon ko. Tilo ko kung may laman yung Shopaw. Hindi yan. Meron yan. Alam mo yan. Nakamagkano ka lahat di? 40. Kasama yung ano. 40. 40K. Bumili din siya ng Coke. Ang lambot ng Shopaw niyo. Hindi mo ako may palaman niya. Meron, oh. Ah, meron. Ah, sige, talip up. Sino? Talip up. Parang ang sakit ng ulo ko, kakatulog. Tapos pagdating natin ng gabi na, ikot-ikot tayo, tapos kain tayo, tapos tutulog na naman tayo. Late na tayo. Nakababa na kami guys. Ito yung bus na sinakyan namin. Nasa kabilang side lang siya. Ito yung La Mensa Cafe. Ayan. Diba sinakay tayo nung nakaraan dito. Ang pagbaba naman dito. Andoon na si Bri. Nagbubukas siya ng Grab. Doon kasi sa pinakababaan, napakaraming nag-aalok ng taxi. Imbes na mag-taxi, mag-Grab na lang kayo. Para at least, ba diba, yung presyo, alam nyo na agad. Tsaka marami kasing mga ano dito, taxi scam ba? Upo muna kami dito guys, sa gilid. Kasi hindi kami makakonect. Hindi gumagana yung SIM card namin dito. Kaya na-restart ni Bri yung phone. Wala kami makonect na free wifi. Naglakad-lakad kami guys, kasi nga hindi na kami makagamit ng internet dito sa tapat ng Dien Luc Hotel. Nung nagsa-search ako, ayun, lumabas. Meron silang free wifi at ayan, nakapag-book na si Bri. Inaantay na lang namin. Eto na, yes! Ang total namin guys, 29. Diyo, 29K. Guys, nandito na ulit kami sa Jade. Hanoi Jade Hostel. Tapos, akala namin dun ulit kami sa room namin. Pero hindi. Medyo mataas ng aakyatin. 5th floor kami. Baka ito na yung ano, baka ito na yung room na nakita ko sa Agoda. Tignan natin. Grabe yung hinga ko guys, kasi 5th floor. Ito di. Ayan, itong room. Malaking bintana. Ito na guys. O, diba? At meron kaming balcony. Ito. Ang sinasabi ko sa inyo. Na nakita ko sa Agoda. May balcony kami. Malaking salamin. Ay, malaking salamin. Malaking bintana. Ang ganda. Ito, di. Diba? 2 nights pa kami dito. At buti na lang talaga, ito yung room na ibinigay sa amin. Anyway, magpapahinga na muna kami. Tapos lalabas kami. Hindi ko alam kung yung vlog mamaya paglabas namin. Isasama ko pa dito. Pero tignan na lang natin. Kasi kapag sobrang mahaba na, baka ilipat ko na lang siya sa isa pang part. Magpapaalam na rin ako para if ever na hanggang dito na lang talaga. That's all for today. Salamat po sa panonood. So ulitin, bye!